Guys, welcome to my channel. Today, nandito tayo sa Las Piñas para magpakabit ng dashcam. Ang napili kong dashcam, yung nakabit sa rearview mirror na naka-integrate na yung camera na pwede doon sa harap at saka doon sa likod. Yung iba ko kasing nakita, yung camera niya nakalabas, nakakabit lang doon sa isang side ng rearview mirror. Hindi siya naka-integrate doon sa screen, parang ganito. So sa akin, parang awkward siyang tingnan. By the way, ang shop na pinagpakabitan ko, itong Gavin Auto Accessories na nandito sa Las Piñas. Yan yung address sa baba. So meron din silang Facebook page, so pwede nyong i-message sila. Mas maganda kung may appointment kayo kasi maliit lang yung shop. So mas maganda kung may appointment para ma-serve kayo. Kasi kung wala kang appointment, doon ka maghihintay sa labas, kailangan nandun sa loob para hindi mainit. Ang napili ko itong Dash Ultra na dashcam. It's actually a rear view mirror na integrated yung camera. Pero meron siyang built-in camera. And then there is another accessory, another camera na kinakabit po dun sa likod, which means na you can see yung front saka yung back ng inyong car. And then meron din siyang wifi na function. Okay, let's start the installation. So this is actually the dash cam. It's actually a rear view mirror which you put on top of your existing rear view mirror. And then, the camera is here. Ito, integrated na yung camera. And then, there's a slot for SD card. What you use is itong parang rubber na ito para maikabit mo din sa, ano, sa rear view mirror mo. So madali lang siyang ikabit. As I said, using this rubber, parang meron siyang hook. Then, kakabit mo doon sa existing rearview mirror. And then, pagka no, masikip na, yun, naka-in place na. So, make sure na maayos yung pagkakabit para hindi na mabablock yung camera. So, maganda yung kuha mo. So, once na naka-position na yan, kakabit ngayon natin yung wire kasi meron diyang slot doon sa ibabaw, meron siyang dalawang saksakan para doon sa front and rear camera. Then yung ngayon ang papagapangin natin dito sa pinaka kisame, no? Meron diyang parang slot na nakaabang. So papagapangin natin doon sa loob. Ang objective is so that yung wires are not hanging. Dapat malinis. Pero what will happen is yung may dalawang wire na makikita na nakalitaw. Hindi mo naman mai-escape yon kasi talagang may clearance yon from the rear view mirror. Then yung isang wire, isasasak mo din doon sa slot niya doon sa itaas para maging dalawa na yung wire. And then papagapangin mo dito pa kanan, ano, papunta doon sa A pillar. So dapat hindi makita yung wire. So dito ibubuka niya yung A pillar. Papasok na inyo yung wire. Tapos, pabababain niya yon, papunta dun sa ilalim, papunta dun sa power supply. Okay, once the wire is in place na and clean, na nakaipit na dun sa loob, now, tatanggalin naman natin itong pinaka rubber dito sa A pillar para dun itago yung wires. So, hanggang dun sa baba, hanggang dito sa may dashboard, pababa, and then pagapangin doon sa may carpet sa ilalim. So make sure na nailapat mabuti o naibalik mabuti yung rubber na yan pagka nandun na yung wires doon sa loob. So pagkagaling doon sa ilalim ng carpet, iipitin mo ngayon dito sa may cambio na area. So, malapit ito doon sa may power supply. Ang objective natin, may kabit doon sa power supply. So, hindi mo maiiwasan na makikita yung wire dito kasi wala kang pagtataguan. Pero, maliit na party lang naman yun. So, okay na sa akin. Pag-isipan ko later kung paano ma-hide pa yon kung may pagkakataon. And then, may mga buttons dyan na tatanggalin mo. Then, ibabalik mo uli once na maipasok mo na yung wires doon sa loob. So, ganito ang magiging itsura niyan.
Ito ngayon yung power supply. Ito yung 12-volt socket para yung sa lighter, no? Merong wire na nakalitaw ng ganyan, nakakabit ngayon doon sa power supply. When the engine is off, hindi naman siya nag-function. So, hindi mo na kailangan hugutin dito sa socket niya kasi wala ng kuryente yan pagka naka-off yung makina. And then the other wire, papagapangin natin dito from A pillar papunta doon sa B pillar hanggang doon sa dulo. Yung wire na ngayon na yun, yun ang magkakabit doon sa rear camera. Ito, kinakabit niya dito sa B pillar and then papunta dito. Nandito ngayon sa may second row seat, papunta doon sa likod. Again, ipitin mo lang din dito sa pinaka-rubber na sealant na to para hindi kita. So, yun, make sure na hindi siya babagsak. Anyway, konti lang naman. So, kayang-kayang dalhin yung weight ng wire. So, maitatago mo talaga siya. And then dito, iipitin niya uli. Tapos, papunta ron sa may ano, likod. So, andito na siya dito sa third row area. Again, iipitin ulit dun sa katabi. Dapat meron din kang ano, yung plastic na prying tool para hindi magasgas kasi plastic lang naman yan. So, madali lang itago dun sa loob. Papunta yan doon sa tailgate. So, nandito na tayo sa third row. And then, kakabit natin na yung wire doon sa tailgate. So, kailangan mong baklasin yung tailgate para maipasok mo yung wire doon sa loob. Next, we will remove the plastic cover of the tailgate. Make sure lang na maingat din yung nagbabaklas nito kasi baka masira eh. So, kailangan alam din niya yung mga ano, paghila niyan kasi minsan napuputol yan. So, kailangan maingat ka. Okay, natanggalan natin yung plastic cover. Mamaya ibabalik natin yung pagkatapos. At dito natin papagapangin yung wire dito sa mga galing sa ilalim ng kisame. Papunta ron dun sa yung rubber na yon na nagkukonek ngayon dito sa body saka dun sa tailgate. So, yan, may lock yung sa kisame para may baba mo ng konti. And then, ipapasok mo dun sa loob yung parang rubber cover na yon, doon ngayon mo ipapasok yung wire para magandang tingnan, hindi siya halata na may wire na nakalawit. Yan, kaya mo pinalawagan yung kisame para maipasok mo rin yung wire dito sa in between doon sa kisame saka yung black rubber na yan. After mahila yung wire, ipapasok mo ngayon dito sa loob dito sa parang rubber na nagkukunek ngayon dito sa tailgate at saka doon sa body. Yan, nailabasan natin yung wire. Hihilahin natin ngayon yan para maipasok naman doon sa taas para hindi siya makikita. So, pag nakatago na yun sa taas, doon, hihilahin mo ulit ngayon yung wire, no? Papunta naman dito ngayon dito sa may ilaw dito sa likod. So, yun ngayon ang magkukunek doon sa rear view camera, no? Yan, after that, hilahin mo uli yung wire para mapadaan mo dito sa tailgate. Okay, next naman, i-open natin itong ano, ilaw sa likod para doon tayong mag-tatap ng wires para pag ikinambyo mo. So, magtitrigger ngayon yung reverse camera. It's easy naman to open itong tail light. Meron lang tatlong tornilyo yan. Then, medyo tatapik-tapikin mo ng konti para mahila mo kasi medyo masikip yan eh. Yan. So, hilahin natin para dito tayo magtatak ngayon. By the way, wala kang splicing dito, no? Yung wire na yon, kakabit mo lang yun doon sa pinaka parang clip doon, yung parang plastic clip. Doon mo ipapasok yung wire mo para kumuha ka ng power. So, iniipit mo lang yung wire na yan after mo mabalatan. So, itong plastic na yan, yan, pag nakaposisyon na, ipapasok mo dyan para maipit siya para magkaroon ng contact. So, ganun lang. Hindi ka talaga nag-splice ng wire. Pinasok mo lang doon sa ano, parang
kinabit mo lang, parang kumuha ka lang ng power doon sa light mo. And then, lalagyan mo na nga ng electric tape para mas okay, para mas safe. Para mag-hold din yung wire, lalagyan mo ng cable tie para humigpit, para hindi siya mahila. Okay, then ayusin. So, gugupitin yung excess na cable tie para malinis. And then, kung maayos na, ibabalikan natin yung ilaw. Ang next step, magkakabit naman tayo nung camera dito sa likod. And then, pagapangin naman natin yung wire papunta dun sa camera, papunta dun sa taas. Okay, we're now ready to install the camera. O, itong pag-install niyan. Ito actually, hindi ka na magbubutas kasi dito, meron naman siyang adjustment dito. May screw yan sa dalawang tabi. Ngayon, ang gagamit natin yung 3M double tape para may kabit natin dun sa taas. Yun. So, tinanggal niya na yung 3M double tape dun sa ilalim, dun sa may itaas nung plaka. Kakabit natin. Yan, imamount mo na ganyan. So, naka-double tape lang yan. So, hindi ka mag-drill. So, punasan muna natin ng basahan yung paglalagyan ng camera para mas makapit yung double-sided tape. So, pinipeel off na niya yung double-sided tape. Yun. Para may kabit ngayon yung camera. Ayan, naikabit na natin yung camera. Ganyan ang itsura ng mounting. May adjust mo yan, up and down. So, depende kung anong angle na gusto mo. Then, i-finalize na natin yung position ng wires para may tago dun sa tailgate. So, yung pagdugtong ng wire, kinamitan lang ng electric tape. Tapos, hinila uli. Tapos, ililay ngayon dun sa tailgate. After that, tatakpan na natin uli para maibalik na. And now, we're ready to test. Okay, tapos na. Nakabit na natin yung rear camera. So, itetest naman natin yung mga functionalities nito. So, yun na yung final product na Dash Ultra. So, itest naman natin how it works. Diretso na. Unless naka-unplug lang po dito. Pero ano yan? Hindi mo na kailangan i-unplug yan pagka ano? No need na po. Sa mga nakakabitan naman namin, sa kotse ko lang, kalakasaksaksak ng lagi. Yung iba naman po ang ginagawa, pinapa-hardwire. Oo. Para tago po siya. Oo. Para magagamit niyo pa rin yung slot po. Okay, so, yun po. Opo. Pero, yun, medyo mapapagasis na naman. Pero yung ito, okay na. Ang ano lang po, ang bad side lang po nung iba, ang ginagawa nung iba, o yung wrong move na ginagawa nila pag naka-start, minsan iniikot-ikot. Okay. So, ang mangyayari po kasi yun, puputok yung piece ng cigarette, ano nyo po. So, ayun po yung minsan nangyayari minsan, di nagagana yung mga ganda nila. Akala nila, sira na dashcam. Yung pala, yung fuse lang ng supply. So, pagka naka-start po, huwag nyo na pong iikot-ikot. Kapag uhugutin nyo po, diretso lang po. Ah, okay. Apo. Kapag uhugutin nyo naman po, mas maganda kung nakapatay na po. Okay. Para hindi po magdidikit yung ground, tsaka yung positive. Okay. Kasi pag iniikot-ikot ng iba eh, may lalo pag may bata. Oo. Iikot. Magulat sila, di nagagana. Okay. So, yun po. Format ko lang muna yung SD card, sir. Ito yung settings nila, sir. Ang dami. Oo nga. Format ko lang saglit. Format. SD card. Tapos free na po yung 16GB na memory card. Pwede nyo siyang i-upgrade up to 32GB at least, sir, para kahit papaano mas malaki yung coverage niya. Pero ano yun, nag-spool parang in-override niya pagka ano? Opo, ano na po sir, auto-deletion na po. Yung pinaka-old file po, yun po yung unang madidelete. Kumbaga ngayon po, tapos pag napuno na, yung ngayong mga videos na or footage na na-store niya, yun po yung unang madidelete. Okay. Tapos yun. Recording. Ayusin ko lang yung settings, sir, para gagamitin nyo na lang po. Okay. So, ito yung settings niya. Balik tayo sa settings. So, loop recording. Every 3 minutes lang, sir, parang 5 minutes nyo. Okay. Kasi record audio, ibig sabihin, sir, ito yung mga boses natin. So, ngayon, naka-off siya. Ipipress mo lang siya ulit. Mag-on na siya. So, yan. Nare-record na yung boses natin. So, G-sensor, sir, ito yung pag nabaga. Mag-automatic emergency recording siya. So, lahat ng file ng banggaan mapupunta sa events file or sa emergency file natin, sir. Ah, nice. So, iluloko lang po. Okay. Para hindi siya masyado sensitive.
Kasi baka mamaya po kasi may mga motor lang na may ingay, maramdaman ng dashcam natin, eh baka hanapin yung recordings nasa events file lang yan. Tapos parking guard, sir, iloloko lang din. Kasi to, sir, meron tong, kumbaga, parang cellphone din to eh. Pag na full charge siya, meron pa siyang konting stored battery. Na kapag may naramdaman din siya, yung pag may na-sense din siyang mga alog-alog, magre-record pa rin siya. Even nakapatay yung makina mo, sir. Pero pag nalobat na po, wala na po. So iloloko lang din po siya. Alright. Yan. Tapos yung license, ito po yung, ano niyo, sir, plaka. Lagay natin, sir. Kabisado niyo kaya, sir. Ano bang plate number natin? Tara, importante. Sa bandang baba sila. Yan. So, pag ibababa nyo, sir, sa bandang gitna pag nasa settings kayo. Ganyan-ganyan lang. Okay. Tapos, dito yung date and time. Check natin kung tama na. Hello, May 1. 10:29. Ah, may clock din siya. Opo, sir. May oras na po siya. Isabay ko na lang dito, sir. 32. Oo. Yeah, 32. Tapos yung date naman niya, okay na. 2022, May 1. Confirm. Tapos kapag i-format yung SD card, sir, dito lang, sir, format nyo lang. Tapos confirm nyo lang po ulit. Yan. Tapos kapag gusto nyo i-default settings, yung parang sa cellphone, ipa-factory reset nyo, sir, yun lang, confirm nyo lang din. Pero nakaset na kasi yung ano natin. Okay. Tapos voice command din po pala ito, sir. Ito yung mga pwede nyo sabihin sa kanya. So screen on, screen off, open recorder, close recorder, record video, lock video, front video on, rear video on, check all, open wifi. Pero usually yung ginagamit ng mga clients ko so far, screen on, screen off, open wifi, close wifi. So sample, sir. Okay. Tawag dito. Screen off. Okay. Mamamatay lang naman siya, sir. Okay. At pwede nyo na magamit siya as rear view mirror. I see. At pagbubuksan nyo, screen on. Okay. Dapat lang medyo malinaw, sir, yung salita niya sa kanya. Ang mic ay sa bandang left? Opo eh. Pero pag malakas naman yung boses, sir, actually, okay, maano nyo na yun. Okay. Tapos yung wifi, sir, pwede nyo rin, ano, open wifi. Okay. Yan. Makikita nyo, sir, mag-ano na yan. Yan, open na siya. Close wifi. Okay. So, lagi nyo lang i-close yung wifi nyo, sir, para wala makakonnect. Tapos yun, sir, you have the options then to choose kung anong view na gusto nyo. By swiping to the, from right to the left. Pag naka single screen po, pwede nyo siyang itaas baba po. Yan. So ganyan siguro, sir. Okay na kaya sa inyo yan, sir, ganyan. Yan. Pero pag naka dual screen, sir, even yung likod, pwede nyo itaas baba pag naka single screen po. Para kunyari, medyo hindi kayo kumpiyansa, na may baka may tamaan po. Naka anga tayo eh. Yan. Pero pag naka dual screen, negative po siya magandang. Pero pag dual screen, yung usually dual screen ang gusto ng mga clients ko din po eh. Harapat likod, no? Opo. Yan. Tapos recording na yun, sir, pag nagbiblink siya. Tapos reverse. Hapak lang sa brake. Tapos. Yan. So, pwede nyo rin siyang itaas baba, sir. From 0 to 1, 2, 3, 4. Nasaan po kayo kumpiyansa, sir? Okay. Pero yung 0, sakto na siguro yan. Depende na lang sa inyo, sir. Okay. Tapos, sir, yung system natin nag-update po siya. So, sa mobile app po, baka i-prompt po kayo. Baka lang ho, yun, kailangan nyo lang po ng internet na kaunti din, sir. Okay. Kasi may parating doon na upgrade. Kasi ngayon, yung reverse line niya, minsan, nawawala po. So, pero nagre-reverse pa rin po. Yun nga lang po yung line, nawawala. Pero, nireport na rin namin sa supplier, next update daw po, iayusin nila yung bug. Okay. Yan. Yan lang naman po so far yung naging problema dito sa Ultra Dash Ultra. Tapos 1-year warranty po siya, 12-inch touchscreen na po. Yun, sir, ready to use na po. Tapos yun, sir, try natin i-connect sa phone niyo po. Okay, test natin how it works. By the way, kailangan mo mag-download ng app. Ang pangalan ng app is Roadcam. So, pwede mong ma-download yun sa App Store. So, that's how it looks pagka yung daytime. So, test natin yung voice command. Screen off. Screen on. Okay. Screen off. Okay. Screen on. Okay. Check naman natin how it looks pagka yung nasa labas at maaraw. So, medyo nag-a-adjust yung liwanag niya, no? Then, test natin dito sa basement parking. Yun, magiging bright na yung screen niya. So maganda yung resolution, I'm happy with it.
Check naman natin yung resolution ng rear camera. Yan ang resolution niya. Maliwanag naman din. And then, meron din siya ngayong different colors yung line to guide you, no? So, compared mo dun sa head unit ko, almost ano din, the same na rin naman yung quality niya. Maganda rito, may adjust mo pa yung camera mo. So, pwedeng mas mababa yung sa rear view mirror kaysa rin dun sa head unit mo para makover mo yung upper and lower portion. So, check naman natin from off position. So, i-start ko yung makina. Pag ni-start ko yung makina, mag-o-on na siya. Lalabas yung Dash Ultra na word. And then, after a few seconds, mag-activate na yung dash cam. Then, check naman natin pag pinatayo natin yung makina. So, I switch off the engine. So, lalabas naman din yung pangalan na Dash. Tapos, yun, mamawala na siya. So, check natin yung quality ng video. Ito, dinownload ko na yung video from my cellphone, no? So, ito yung itsura niya. This is about mga 11:30 or 12 yata ito. So, this is along Pasong Tamo. So, maganda naman yung resolution, wide angle siya. So, hagip na hagip mo yung buong kalye. Yan ang itsura niya. Looks good, di ba? Ang resolution nga pala nito is 2K sa harap at saka 1080p sa likod. Okay, check naman natin yung rear camera niya. So, ito ang sample ng download ko ng rear camera. Medyo mababa lang yung kuha nito kasi hindi ko pa na-adjust yung camera. Pero, na-adjust ko na medyo mataas na ng konti para mas maganda yung kuha. Hindi puro road lang. Can actually adjust the rear camera in two ways. Yan, yung position ng rear camera dun sa likod. Pwede mong adjust, may tornilyo dun. And then, pwede mo rin i-adjust dun sa mirror itself, no? Na pwede mong scroll up and down para makita mo yung kung ano yung focus ng camera mo. Pwede mong itaas at saka ibaba. Saka sabi din ng seller, in case of accident or collision, automatic magre-record siya. By the way, may ini-adjust nga pala ako dito. Yung dalawang cable, pinagsama ko. Tinalian ko ng cable tie para magbuka siyang OEM look. Kasi parang hindi ko gusto yung may dalawang cable na nakalitaw. Kaya yan, parang single cable na lang siya. So, mas malinis siyang tingnan at hindi nakakadistract na yung dalawang cable. Okay, labas tayo. Medyo hapon na. Intayin natin medyo dumilim para makita rin natin yung resolution sa gabi. So, ito medyo madilim na. So yan, pagka medyo madilim na yung background, of course, medyo maliwanag na yung yung camera talaga. Yan ang itsura niya pagka medyo madilim na ng konti. So, all right. So, I hope I have given you some ideas about performance nitong Dash Ultra na dash cam. So, nabili ko ulit siya dito sa Gavin Car Accessories dito sa Las Piñas. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!